Welcome back sa Panahon TV. Dahil wala ka namang pasok today, mag-exercise ka naman para mapanatili ang ganda ng takbo ng kalusugan. Kasabay nito, i-monitor din natin ang kalidad ng hangin batay sa air quality monitoring ng DENR. Batay dito, malinis ang hangin sa Caloocan, Navotas, pati na rin sa Taguig City. Good air condition din naman sa Las Piñas, San Juan, pati na rin sa Pateros. Good air quality sa Malabon pero dito sa Marikina at Pasig na itala ang fair air condition. Kasabay ng mabilis na paglipas ng panahon ang pagbabago sa mga kalamidad na nararanasan sa mundo. Mas mainit na temperatura at malalakas na bagyo, ilan lamang yan sa mga bagay na dapat nating tinututukan. Naging malaking usapin ang pagbayo ng Hurricane Harvey sa Texas nitong nakalipas na araw. Dahil nasa Storm Category 4 ang bagyong ito, ang napakalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin ay nag-iwan ng matinding pinsala sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Tinatayang 30,000 hanggang 40,000 kabahayan ang tuluyang nawasa. Sa bahagi ng Houston, 75,000 linya ng kuryente ang natumba at nasira. Ipinadala naman ang 24,000 National Guard troops at Texas Force para sa peace and order. Mayroon silang mahigit 8,000 rescues. 26,000 katao ang nagtulungan na lumikas upang dalhin sa higit 200 rescue shelters. Dahil lubog sa baha ang malaking bahagi ng Texas, malaking porsyento ng ekonomiya ng Texas ang pinapangambahang bumagsak. Ayon sa datos ng Moody's Analytics, posibleng $7 to $8 billion ang halagang posibleng magamit sa pang-ayuda at recovery. Dahil mapaminsala at dilubyo kung ituring ang bagyong ito, ang key industries sa nasabing lugar ay lubhang naapektuhan, kabilang dito ang pagtaas ng krudo, pagbabawas ng mga trabahador sa oil and gas companies, apektado ang major ports at airports sa shipping at travel. Dahil maraming mga ari-arian ang nawasak, inaasang magagamit ng gusto ang insurance, gayon din ang banking industry. Samantala, sa kabila nitong napakalaking hamon na sumubok sa bawat mamamayan sa Texas, makikita pa rin na kung magkakaroon ng pagtutulungan ang bawat isa, ay tiyak na muling sisibol ang panibagong pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.